Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating online daily devotion. Ako nga po pala si Marvin, pamusita si Chusais. Kamusta na po kayo? Nawa po, nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga po, ang ating pong topic ay focus on God and not on your problems. So, manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat po sa sa umagang ito. Marami na ngayon sa amin upang muli kami makapag-aral at makapaginig po ng iyong salita. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, at ang lahat po ng aming mayroon ay maitanim po sa aming mga puso at maisabuhay po namin ito, Lord God. Dalangin po namin na kayo po magtago ng inyong lingkod sa inyong likuran upang na kayo lamang po ang makita, maihayag, at sa inyo lamang po ang lahat ng kapurihan, Lord God. Maraming salamat po. Maingat po namin na binabalik po sa inyo ang lahat po ng papuri at salamat sa dami pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. About sa po sa atin ay may mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. At kung mapansin niyo po, di ba, parang the more na nag-focus po tayo sa mga problema natin, the more na lumalang ito. May mga pagkakataon lang ako kung inyo nang naranasan na pag meron kang pinagsabihan ng problema niyo, diba, tapos sasabihin sa inyo, eh, sorry, ganyan pala yung pinagdadaanan mo. Yung sabihin po noon na the more yung awa o yung pity na binibigyan nila sa atin, eh, parang the more na nakawalan tayo ng confidence at nagkakaroon tayo ng doubt kay Lord. Diba po? At ang ano po doon, ang problema o issue po is yung ating pong focus. Marami na pong sitwasyon or kwento at instances sa Bible po talk about focus. At isa na nga po dito ay si Daniel dun sa kulungan ng mga leon. So, magsabi po sa Bible, si Daniel po ay natulog sa kulungan kasama ng mga leon. Diba po? Kung isipin po natin na kung si Daniel po ay naka-focus dun sa mga leon, eh hindi po siya matutulog. Kung ano kung kahit sino naman po sa atin ang ilagay na sa kulungan ng mga leon, eh hindi ka talaga matutulog eh, kasi nga kakainin ka nila. So, dapat siguro kung isipin natin, dapat si Daniel nagtago or gumapang, manalangin na lang siya, hindi siya makita, diba po? Pero siya po ay natulog kasama ng mga leon, diba po? Meron po isang illustration before si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. At meron po doon isang picture si Daniel na ipinakita na siya ay nakatayo sa gitna ng lion's den. Yung mga kamay niya ay nakalagay sa mga likuran. Tapos nakatingin siya doon sa liwanag na gumula doon sa itaas. Kumbaga, ray of light yung tawagin po natin. Ang ipinapakita po o pinapahiwatig po ng picture na yun or illustration, ang gustong ipahiwatig sa atin ng Lord doon is si Daniel po ay hindi makatingin dun sa mga leon. Diba po? Si Daniel po ay nakatingin sa Diyos. Doon po siya nakafocus. Kapag tayo po kasi nakafocus sa ating mga problema, kung mapansin mo nga, sa mga pinagdadaanan natin, the heavier it gets, the bigger it gets, diba po? Kaya doon tayo naging less confident. Si Daniel po ay nakatingin sa Diyos, diba po? Daniel was looking at omnipotence of God who created the lions, diba po? Si Daniel, labang nasa kulungan siya bago siya matulog, pagising niya, lagi po siya nanalangin. At si Daniel din, alam niya kung bakit siya nandoon sa sitwasyon na yun. At dahil doon na yun sa pagsunod na yun sa Diyos. At hindi naman siya binigo ng Lord, diba po? On that moment din, eh, iligtas siya ng Diyos, diba po? Lagi po natin isipin na God always operates on the basis of principles, diba po? Ang ibig sabihin po nun, kapag tayo po sumunod na naayon din sa principles ng Lord, tama po yung ating magiging direction sa buhay. Tama po yung ating magiging mga desisyon.
na kapag may dumating na pagsubok sa atin, masa tayo sumunod sa Lord. Kikilos po ang Diyos sa hindi natin kayang ipaliwanag na bagay. Diba po? Yung kasi gusto ng Lord sa atin eh, God wants us to obey Him and leave all the consequences to Him. Kapag tayo po kasi sumunod sa Lord, diba magkakaroon tayo ng peace, ng joy, confidence, at yun, at hindi na tayo dapat mga mag-alala kasi God is in control po. Siya na pong bahala sa lahat na nangyayari sa buhay natin. At mga kapatid, lagi din natin isipin na ang lahat po nangyayari sa buhay natin ay pinahihintulutan po ng Diyos yan. Diba po? What He allows, He allows for a reason po. At pinapahintulutan po yun ng Lord, pinapahintulutan niya kasi meron siyang dahilan. Minsan hindi natin gusto, o madalas hindi natin gusto, diba? Madalas sinasabi natin kay Lord, bakit ganito yung nangyayari sa atin? Hindi natin gusto yung pinagdadaanan natin kasi nahihirapan tayo, pero ang Diyos po ay nahayaan niya raw tayo na pagdaanan natin yan para ma-realize natin na tama pala sa Lord. Tama pala yung mga salita. Kaya ano po sabihin natin na Lord, have your way. Kayo na po ang bahala. Alam niyo po, in times like this po, nahati po yung ating focus o yung ating attention sa maraming bagay at mga problema. And ang gusto po ng Lord ay mag-focus po tayo sa Kanya at hindi po dun sa mga problema. Kasi doon po siya gagawa yung himala. Kung tayo po ay susunod at mag-focus po sa Kanya. Kung ating po ma-observe dun sa Daniel 6, diba po? Kung ilalagay natin ang ating sarili kay Daniel, diba po? Yung mga pagsubok na pinagdaanan niya din is yung mga nainggit sa kanya, yung pagkapatapon sa kanya sa ulungan ng mga layon, lahat po yung pagsubok, diba po? Pero ano po ang ginawa ni Daniel, diba? Hindi po siya na-distract, hindi po siya nadala. Yung kanyang focus naki-Lord pa din, diba? Kasi naniniwala siya na kapag nag-focus siya kay Lord, nag-focus siya sa kapangyarihan ng Diyos. Magagawa siyang ligtas ng Lord dun sa sitwasyon niya na yun. At nangyari naman po yun, diba? Ganoon din po sa atin na kung tayo ay nag-focus lang kay Lord at sa kapangyarihan niya, diba po? Although meron tayong pinagdadaan ng ganito sa ngayon, meron tayong subok, problema, sakit, pero po ngayon sa panahon natin. Alam niyo po kasi kapag nakita po ng mga tao sa paligid natin na ito ano siya eh, kahit marami siyang problema, sumunod siya kayo, nag-focus siya kayo, diba? Inumukay po natin yung nagiging buhay na po, totoo na ang pagsunod po natin kay Lord ay magkakaroon po ng himala. Kaya ang gusto po ng Lord ay mag-focus tayo sa Kanya at hindi po dun sa mga problema. And kanyang word po, miracles kung tayo pa itutuon at susunod sa Kanya. Sige po, tayo po nanalangin. Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon makapag-inig kami ng iyong salita. At tunay nga po na kayo may kontrol ng lahat ng bagay at pangyayari sa aming buhay. Ngayon din po ang mga pagsubok na aming nararanasan sa mga sandali nito. Dalangin po namin at tulungan po ninyo kami kung gawin katulad ni Daniel na nakatuon lamang sa inyo sa kabila ng mga hamak at pagsubok sa kanya. Tulungan po ninyo kami na sumunod, O Diyos, sa kalooban mo, sa kabila po ng mga hardship at pain na aming naranasan. Alam po namin ang kasama ka po namin, O Diyos, na mapagtatagumpayan ang lahat ng ito. Dahil sa inyo po aming Diyos kami nakatuon at nananampalataya. Dalangin po namin sa mga oras na ito ang aming mga kapatid at ang mga nanonood po ng online devotion nito.
Inatan po ninyo sila sa kanila magkatrabaho, sa kanila mga negosyo. At ilayin niyo po sila sa kahit anong uri ng karamdaman. Inatan niyo rin po ang kanilang mga pamilya. At i-bless niyo po ang lahat po ng hawakan ng kanilang mga kamay. Father God, we thank you po sa panahon po ng pagsubok. Lagi po ninyong ipaalala sa amin. Sa inyo lamang kami tutuon. Kahit naman po dumating at pagsubok sa aming mga buhay. At sa kabila po ng aming pinagdadaanan, nawa po samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na ma-overcome po namin lahat ng ito. Kadus, marami salamat po at binabalik po namin sa inyo. Mula po ng magpurpa, salamat sa tangan ng mga ng Panginoon Jesus. Nawa po ay marami po tayong tutunan sa umagang ito at kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na daily devotion. Lagi po rin mag-iingat at stay safe po, stay healthy at God bless po sa ating lahat.